sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please huwag mong kalimutan mag-like, share, comments below, and subscribe. At pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa susunod kong video. Okay? Okay, ko yung hindi pa nakapanood sa aking video, please panoorin niyo yung video ko about sa YouTube or paano mag-YouTube or paano i-set up yung ibang settings at saka paano mag-edit nandoon po sa video ko at saka tips ko doon about dito sa Thailand kung paano makakapunta dito sa Thailand. O basta marami akong mga video doon, panoorin niyo po yon. At saka yung about sa train station nila dito at saka about sa park nila dito, napakaganda ng park dito sa Thailand. Sobra. At saka ano, may nagtatanong kasi ano bang dapat gawin yung para pang diet ba na hindi ano. Yung anong kinakain para mabawas yung timbang, ano dapat gawin pang diet. Ito lang yun ang solution. Huwag kang kumain. Joke. Hindi. Ito lang ang gagawin mo. Dandahanin mo na lang para hindi ano, para hindi mabigla yung katawan mo baga. Gaya ko, bumalik yung timbang ko na sa 60, ang hirap kumilos. Alam mo yung ang hirap kumilos, yung bigat ng katawan mo na tinatamad ka na gumagalaw kasi ang kilo ko nasa 60 na, dapat yung kilo ko dapat yung kilos ng ang timbang ko dapat nasa 55 lang. So naging 60 na ngayon. So ano, nagtyaga na naman si ako, nag-diet, kailangan ko talaga kasi ako ang nahihirapan. So, ang ginagawa ko, tinitaste ko talaga. Alam mo yan, sa umaga, ang kinakain ko sa umaga, isang egg. Ito, isang egg na nilaga. At saka, isang apple. Tiisin mo talaga yan kung gusto mo talaga mag-diet. Ito ang ginagawa ko eh. Saka yung friend ko na teacher. Totoo po ito, yung friend ko na teacher, within 10 days, 10 kilos ang nabawas sa kanya. Kasi yung, ano, dati kasi, chubby siya, laki ng tiyan niya, tapos lagi siyang conscious kasi sinasabihin siya nga, ang taba-taba na daw niya, chubby-chubby niya. Hala, na-shock ako sa kanya, grabe, it's so mixy! Oh my God! Pero ang ginagawa niya, ito lang ang ginagawa niya, kumakain ng isang egg sa umaga, isang apple sa umaga, pinagsabay ito, haluan mo rin ng inom ka ng tubig. At saka, tanghalian, lunch, kasi ang breakfast, isang egg, isang apple. Tapos, ang lunch, ang kakainin mo sa lunch, dalawang egg. Nilaga pa rin, dalawang egg. Tiisin mo talaga kasi gusto mo mag-diet, di ba? At saka isang apple. Yun. Huwag kang kumain ng kahit ano-ano ba kung gusto mo talagang mag-diet. Tiisin mo talaga yan. Maging totoo. Hindi, maging totoo yan. Mabawasan talaga ang timbang mo at sumiksi ka bigla. Tapos, di ba, yan ang lunch. Pagka-dinner mo naman, isang apple. Maraming tubig. Dandahan ka ng tubig sa isang araw. Pwede, gawin mo yan. Tatlong litro na yan. Tatlong ganito sa isang araw. O, dalawang ganito sa isang araw. So, ako nga, nakatatlo ako sa isang araw. Grabe. Ay, nakadalawa. O, dalawa. Sobrang init dito sa Thailand. Grabe, ang sobrang init. Nakadalawang ganito ako sa isang araw. Grabe, ang takaw ko minum ng tubig. Kailangan talaga kasi ano. Saka, iwasan mo yung mga pagkain mamantikain. Ako nga ngayon, tinis ko talaga kahit masarap yung mga chicken dyan, mga chicken. Piniritong chicken, tinis ko talaga, nakakahiya na, naiinis na ako, alam mo yun. Kasi yung mga damit nga gusto kong susuot, hindi ko na masuot. Kasi ang sikip, nakakainis yung, alam mo yun, nauna yung tiyan. Nakakahiya, nauna yung tiyan mo sa mga damit na, ang dami kong damit hindi ko na masuot, nakakainis na sobra. Kasi gustong-gusto ko suotin, kaso nga lang, ang tiyan ko ang nakakahiya kasi pusunin ako eh. So ang ginagawa ko na naman, taste na naman si ako, mag ano, bawal mo na kumain ng kung ano-ano. Nahirapan ako maglakad yung kaliwa kong paa, parang ang sakit siguro sa kinakain ko dito, yung kinakain ko kasi umura ng pagkain dito sa Thailand. Ang mura ng pagkain dito, grabe ang mura. 20 baht
busog ka na, may chicken at saka rice. Busog ka na niyan. Kaya, yun ang sinasabi ko sa inyo. Gawin mo yan. Ang agahan mo, ito isang egg. At saka isang apple. Tanghalian mo, dalawang egg. Isang apple. Gusto mo talagang mag-diet. Tsaka, yung dinner mo, yung hapunan, isang apple, isang tubig. Basta tuwing kumakain ka ng ganito, apple at saka egg, haluan mo din ng tubig para ano, di rin, parang hindi ka rin na ano tawag nito, da-dry yung lips mo. Basta inom ka lang ng tubig, yun lang ang gagawin mo. Gusto mo talagang mag-loss sa timbang, gawin mo yan. Or maggulay ka, gulay, walang rice, walang bread. Kung gusto mo talagang diet, kung walang egg, walang apple, gagawin mo yung, ang gagawin mo yung, tawag nito, gulay, walang karne. Kasi pag magkarne ka, parang ang style na yung dirty diet. Pag may mga karne, gato ganun. So, control ka na lang sa pagkain, iwasan mo yung maraming rice, iwasan mo yung bread, yung kape, iwasan mo yung may kape na pwede sa diet, may kape na yung dark ng coffee, na walang sugar na pang diet talaga siya. Kasi may, yung mga kape kasi 3-in-1, malakas siya, nakakataba. Yan, yung ginagawa ko ngayon, nag-umpisa na naman ako, parang naramdaman ko, parang lumit na yung tiyan ko kasi ang laki ng tiyan ko, nakakainis ng, kasi yung friend ko, ang sarap magluto dito, yung mga maraming mga friend ko dito, teacher, masarap sila magluto. Nakain na naman! Yaya dito, yaya doon! Kain daw kasi nakaluto daw sila, ano, ayaw ko na, kasi ako ang nahirapan, yung kumain ka ng maraming kanin, tapos may gulay. Ang hirap. Tapos yun, gawin mo yan para mawala talaga ang, para talaga mabawasan ang timbang mo. Gawin mo yan. At saka konting exercise. Yung talon-talon ka lang, talon-talon, ng 100 na talon. Joke. Hindi, talon ka na lang yun para exercise na lang sa bahay lang. Di mo na kailangan umiikot na doon sa, tawag nito, sa park. Or kung may hagdan kayo dyan, balikin mo yung hagdan na yan. Laglag yung mga pawis mo na yan. Dan, maglaglaga na yan. Basta yung sinasabi ko, huwag kang kumain ng rice, huwag kang kumain ng bread, kung ano-ano dyan, yung maraming sauce. Yun. Yun ang tips ko sa yung mga gustong mag-diet dyan. Yun yung nagtatanong sa akin about dyan sa nagda-diet. Kasi effective talaga siya. Sobra effective. Within 10 days, 10 kilos ang mabawas sa'yo. Basta yung gagawin mo yung sinasabi ko, yung apple, tsaka egg, water. Walang water. Green tea. Green tea. Yan, minsan, umiinom ako ng green tea before ako natulog. Before ako natulog, umiinom ako ng green tea. So nga parang ibang lasa, tubig-tubig na lang ako. Tinitiis ko na talaga kasi ako nahirapan na nainis ako. Hindi ko na masuot yung gusto kong susuotin na damit. Nakatago na lang kasi ang sikip na. Alam mo yung na-conscious ka na. Tapos gusto mo mag-insert, di ka maka-insert kasi ang tiyan mo sobrang laki, parang kulang na lang manganganak. And di totoo nga yan, ang hirap yung alam mo yun. Gusto mong magsuot ng ganyan, tapos hindi ka makasuot kasi ang tiyan mo ang nauna. Tapos na-ano ako, sobrang, ay, ang hirap. Kaya tumukha ko yun, no? Bumibilog-bilog. Kung may iwasan kasi sa school kasi, ito yon. Ang babayaran ko sa school kasi, isang buwan, 200 lang isang buwan, babayaran ko sa school. Sa pagkain yon, babayaran ko ng 200. Pagkain yan, whole month na yan. Tapos, unlimited yung pagkain dyan, tapos ang sarap ng pagkain nila. Sobrang anghang ng pagkain na magulay or maano dyan. Basta lahat ng pagkain, maanghang. Una mong kain na, sabog-sabog yung ngangala-ngala. Nung una, ano ba yung pagkain na, ang sarap pa naman. Kaso nga lang, parang maiyak-iyak na ako sa... Naiyak na nga, pati ilong ko, umiiyak na. Sobrang anghang. Tsaka may isang bisis, nag-order ako dito ng paborito nilang, ano ba yung yamusin? Ang sarap! Kaso nga lang, umiyak talaga ako, sobrang anghang, nakain ko yata yung sili.
Ang ginawa ko, pumunta ako doon sa tindahan, bumili ako ng Yakult. Hindi ko kaya kasi naiyak talaga ako. Parang naramdaman ko yung tiyan ko ang init. Parang sasabog, sobrang init kasi sili nga. Pero dito, normal sa kanila dito kumain ng sili. Alam mo yung pag tanghalian na sa school, masyak ka sa mga katabi mo. Teacher na mga Thai, mga katutubo. Tutubo, itawag sa nila eh, katutubo. Mga Thai teacher, masyak ang, oh my God. Yung plato niya, umaapaw yung sili sa taas, may nagpula-pula. Hello, grabe naman yan, pero wala lang sa kanila. Parang lang, usap, ano lang, kakwintuhan, parang wala nangyari, parang walang nangyari. Pero ang kami, luha-luha na. Isang sili, wala, iyak-iyak na. Grabe ang pagkain nila dito, napaka-anghang, pero napakasarap. Kasi sila dito, alam mo kung wala daw sili ang pagkain nila, humihina yung ano, resistensya nila, yung humihina yung ano nila, yung katawan. Sanay sila pag hindi sila nakakain ng sili, kasi ang sili kasi papalakas na ng katawan ng sili sa nila. Humihina sila, kaya dito sa kapitbahay namin, yung alam mo sa kabilang door sa taas, pag may marinig kang pukpukan, nalang pukpukan, sili na yung pinupukpuk. Sili, grabe. Pagkain nila puro may sili. Sabihin mo, pag konti lang ang sili nilagay, pero ang sinabi mo konti, marami na yun sa kanila. Kaya sabihin mo na lang, walang sili para ano patas. Kasi pag sinabi mo, konting sili lang ilagay, naku, ibang konti sa kanila yan, sobrang anghang. Ko, grabe. Yun ang sinasabi ko, kung gusto mo talagang mag-diet, isang egg, isang apple, breakfast, dalawang egg, isang apple, lunch, dinner, isang apple, at saka water. Oh, water. Inam ka ng water. Yun. Bawas talaga timbang mo yan. Subukan mo yan. Hindi naman nakakagutom ang apple or egg. Hindi siya. Basta gusto mo talagang magbawas ang timbang, gawin mo na. Kasi ako, ginagawa ko na nga yun. Ginagawa ko na yun sa akin yan kasi ang hirap. Sobrang hirap. Na-conscious na ako na, kasi ramdam ko yung tumataba ako kasi yung paa ko parang nag-lear na ba? Lear na. Parang hagdan ko, ay ano ba yan? Nakakahiya na. Tsaka parang naramdaman ko sa katawan ko parang nahirapan akong huminga, maglakad, tinatamad, gumagalaw. Kasi nga tumataba ako, umabot ng 60 kilos. Ang hirap talaga kasi lalo na yung pagkain nila dito, ang sarap na, mura lang. Lalo na yung prutas nila, napakamura. 100 baht, ang dami mo na mabiling iba-ibang klaseng prutas dito. Yun ang tip ko sa inyo. At saka yung, ano nga pala, salamat po sa mga nag-subscribe sa akin. Salamat guys! Saka huwag niyong kalimutan mag-likes. Kung gusto niyo manood yung video ko, panoorin yung video ko dyan. Kasi yung unang video ko, kaka-office up pala, medyo karambula-karambula muna yung yung ano ko dyan, karambula mo na yung video ko dyan. Sige, hayaan mo na kasi first time eh. Na-enjoy lang ako sa pagbibideo. At saka sinishare ko sa inyo yung mga tips na dapat nyong gawin. Okay. Panoorin nyo yung train nila dito. Ang ganda ng train station nila. At saka yung park. Napakaganda. At saka panoorin nyo yung mga ano, yung mga paano mag copy link sa YouTube. Tsaka yung compositing, paano gagawin. Tsaka paano mag-edit. Alam ba ang ginagamit sa pag-i-edit? Ang ginagamit ko, PicsArt. Ilang years na ako gumagamit ng PicsArt application pang-edit ng photos. Yun. Madali lang ang PicsArt. Nandun lahat na nang gagawin mo dun. Kung gusto nyo yung cropping, yun, nandun. At tsaka ang ginagamit ko sa pang-edit ng video ay KineMaster. Basta pindutin mo lang yung parang may bilog sa gilid, ring. Yun, pindutin mo lang doon, matuto ka talaga doon, panoorin. Gagawa ko ng video, paano mag-edit ng video sa KineMaster. Panoorin yung susunod kong video. Ito kasi, ang topic ko dito eh, about sa diet, paano mag-diet. Yun ang ginagawa ko, yung simple lang, di mo na kailangan kung maraming lulutuin. Maglaga ka nilang ng egg. Or gusto mo, kung wala kang egg dyan, bumili ka ng egg. Or gulay. Kung gusto mo, gulay.
yun lang ang gagawin mo. Basta huwag ka magtinapay. Number one yung tinapay niya at saka rice. Yung rice na red, okay lang siya. Pero basta, ano, sa akin hindi mo na ako nag-rice. Kasi ano yun, malakas yung rice sa tawag nito, malakas yung sugar, timbang, ang bilis na kataba, saka bread. At saka yung mga soda. Ay, sorry. At saka yung mga soda, sobrang tamis, huwag iwasan mo yan. Basta yung sinasabi ko, apple. Yung sinasabi kong apple at saka egg. Yun. Gawin mo yan. Salamat nga pala sa nagtatanong sa akin kung anong kinakain o anong dapat gawin pang-exercise. Oh, pang-exercise. Kung anong dapat kakainin para pang-diet. Ano rin, haluan mo rin ng exercise. Yung ano lang, jogging ka lang doon. Araw-araw. Bago ka matulog, araw-araw ka muna. Kung nga, mag-umpisa na ako. Para naman, ano, hindi naman ganun kadali talaga magbawas ng timbang. Dahan-dahanin mo na lang para hindi ka magkakasakit. Kasi mahirap talaga, kasi mahirap magbawas ng timbang. Nahirapan nga ako eh. At sabi ko sarili ko, bago mag-umpisa ng trabaho, kasi mag-start ng trabaho dito July daw, July 1. So sabi ko, bago mag-start, dapat lumiit na ako kunti kasi tumaba ako. Naiinis ako, ang laki ng tiyan ko, sabi ng partner ko na tayo teacher. Teacher Jane, yung tiyan mo, ang laki ng puso. Paano ba naman din lalaki yung tiyan ay ang daming ano yung pagkain, hindi mo maiwasan hindi kakain, kaya yan ang ginagawa ko. Teacher, the diet ako, hindi ako kakain ng rice. Rice kasi number one. Sa school kasi ang daming pagkain, isang buwan bayad mo dun sa eskwelahan, 200. Whole month na yan. Unlimited niyong pagkain dyan. Bahala ka dyan, mapuno niyang plato mo. Tapos may merienda pa. May extra pa, dami pang prutas. Paano di ka tataba? Tapos dito, mapadaan ka ba sa nagtitinda dyan ng mga pagkain sa gilid? Ang mura. Yun guys, yun lang ang may tips ko sa inyo. Paano mag-diet? Subukan niyo po yan. Paano mag-diet? Okay, salamat po sa nagsuporta sa aking channel. Salamat po sa nag-subscribe. Pindutin nyo na lang yun, subscribe. At saka pindutin nyo yung button bell para mat-notify kayo sa susunod kong video. Okay, pangalan ko ay Jean Datahan Magarin. Datahan ang mama ko, Magarin ang papa ko. Yun. Salamat po sa inyong panonood ulit. Salamat, salamat guys. Please subscribe my channel. Salamat. Bye! Like a Hellcat.